yung fear, anxiety, stress, depression na meron sa isip mo ngayon, wala yung authority sa'yo. You think meron, pero yung authority niya illegitimate. Trespasser yan. Illegitimate yung authority niyan. Kaya sinasabi ng scripture dito, God has not given you a spirit of fear. Hindi galing kay Lord yan. Ang galing kay Lord yung sound mind. Yun yung kanyang regalo sa'yo. And many of us are struggling to achieve peace of mind. Magpaspa ka. Magbakasyon ka. I-break mo na yan. Hindi mo deserve yung toxic relationship na yan. Mag-resign ka na. Huwag na, may 13 month pa. Parang kailangan ko ng peace of mind. But if you think about it, it's already a gift that you already received. Kasi the moment you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, sabi ng scripture, you already have the mind of Christ. In the Greek, yung sound dito is sensible mind, reasonable mind, yung isip na may good judgment and good decision. Wow, I love that. Yung hindi basta-basta nagde-decision out of emotion. Yung hindi porke 26 na magiging desperado na mag-asawa. You know what I'm saying? But yeah, they have sensible mindset and, ooh, hallelujah, may tinamaan. Amen? They have reasonable mindset, mga kapatid, because it's already a gift of God. Yun nga lang, mga kapatid, marami kang pinapasok na illegitimate authority. Mga trespasser that you allow na mamahay sa iyong buhay, kaya hindi mo na mahanap yung peace of mind. Nataranasan nyo yun minsan na meron naman kayong damit, pag inanap mo, hindi mo makita, andun lang siya, hindi mo siya makita kasi natabunan na siya ng ibang damit. What's the solution? Declutter. The solution is to declutter. Declutter the fear, declutter the anxiety, tanggalin yung mga bagay na ito na kumonsumo sa'yo, hindi mo mahagilap ang peace of mind, at magugulat ka kapag nawala na yung mga toxic na ito sa iyong buhay. Woo! Andiyan ka lang pala, tagal na kitang hinahanap. Because you already received and already claimed the promises of God in your life. Ano ang sabi ni Jesus Christ at the cross? It is finished. In essence, sinasabi ng Panginoon sa'yo, it's okay, it's handled, it's under control. And the moment you receive that, and the moment you receive, it's under control. Whoa! The peace of God kicks in. Biglang gumagana eh. Ando na kasi. Biglang gumagana eh. Yung peace that surpasses all understanding, biglang gumagana because it's already there. Because we've been dying to look for peace sa ibang tao. We're dying to look for peace sa ibang lugar. Akala natin Palawan na makakapagbigay ng peace. And Palawan is a beautiful place. Hindi spa, hindi massage. And it can alleviate what you feel. But it doesn't cure your depression. I'm telling you that. It can help. Amen? But it doesn't, kasi yung peace, kailangan mo i-activate sa iyong puso. Kailangan mo i-activate yung nandun na talaga. So instead of filling your minds with trash and fear, and as again, not everything that you feel is real, not everything that you hear, kailangan pumapasok. Hindi lahat ng kumakatok sa pintuan, pinapagmeryenda mo. Why? Because you don't allow toxicity. Paparamdam ni Satan sa'yo, oh, akin ka na, hawak ko na ang isip mo, wala ka na magagawa, kahit doktor o hindi ka ma-diagnose. Pero sa totoo lang, illegitimate yung authority niya. Illegitimate yung authority niya. Walang lisensya yan. Amen? You have the right as the owner of that mind na bawiin yung iyo talaga. Sa'yo talaga yung sound mind. Pastor, nasanay na akong 3 hours lang ang tulog ko. Hindi yan ang deserve mo. Hindi yan ang deserve mo. Sanay na ako, Pastor, na kung ano sino sinasabi ng boyfriend ko sa akin, sanay na ako kung ano-ano mga binibitawan, hindi mo deserve yun. You have the authority to regain control of your mind. My suggestion, fill your mind with the truth of God's word. That's why it's very important to read the Bible. Suggestion ko nga sa inyo, mga kapatid, if you feel sad or if you feel bored, okay, mag-text ang mga nasa contact information nyo when you feel bored. I suggestion ko, read a book, basa ka ng libro, magkapi-kapi ka, solo ka, mag-exercise ka, itulog mo na lang. Because these are helping you, mga kapatid. Pasensya, hindi ako health guru. Pero sa totoo lang, mga kapatid, sino sa inyo nung nag-exercise kayo dahil sa preaching last Sunday,
you feel happy nung nagpa-araw kayo.